Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ador. Bueno, basahin na natin ang liham ni Ador. Dear Kuya Peles, sana po'y mapili ninyo ang aking liham sa inyo. Matagal na rin po ako nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya ay inaabangan ko po kayo at nakikinig sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ador. 27 taong gulang. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ano bang pinakain sa'yo ng aldo na yun, ha? At hindi mo siya maiwan-iwan, ha? Helen! Itay, mahal ko po siya. Lintik na pagmamahal na yan! Buksan mo naman yung mga mata mo, anak. Manluloko ang Ador na yun. Ano bang nakita mo sa kanya? Bakit ba, itay? Mabait naman siya, ah. Kung sa mabait, mabait siya, oo. Pero nakita mo naman siguro, ah, ang daming babae. Naniloko niya. Nagbago na po siya, itay. At naniwala ka naman sa kanya, ganun ba? Nangako naman po siya na magbabago na siya, itay. Maniwala ka naman doon. Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari. Baka magsisika sa bandang huli. Ha, sinasabi ko sa'yo. Itay, wala na bang karapatan na magbago ang isang tao? Nako, iba ang tingin ko sa taong yon. Manluloko siya. Ikwan, itay, may ipagtatapat po ako sa inyo. Aha, ano yon? Itay, buntis na po ako. At si Ador ang ama ng dinadala ko. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Buntis po ako. Aray! Itay. Malandi ka talaga. Malandi ka. Dahil si Ador pa ang pinatulan mo. Siya bang nakabuntis sa'yo? Itay, patawarin niyo ako. Mahal ko po siya. Hindi! Ayokong maging malugang ang Ador na yun. Ah! Hindi ka magpapakasal sa kanya. Hindi! Kumusta ka na, Reggie? Heto, maganda pa rin hanggang ngayon. Kumusta na yung sinasabi ko sa'yo? Bakit parang tila nagmamadali ka yata? Hindi naman. Gusto ko lang manigurado na hindi ka mapupunta sa iba. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Kaya lang, sabik na ako na sagutin mo eh. Udi, sige. Sinasagot na kita. Totoo, Reggie? Yes! Shota na kita! Woo! Ano ka ba? Yes! Ka maingay! Baka marinig ka ni itay, magagalit yun. Wala nang itay mo. Nasalubong ko kanina pagpunta ko dito. Sana ako lang ang mamahalin mo, Ador. Oo. Ikaw lang. Wala nang iba. Baka naman sabi-sabi mo lang yan, ha? Yun pala, marami kaming pinagsasabay mo. Wala, Petsman. Mamatay man ako. O siya, tama na yan. Naniniwala na ako sa'yo. Baka lukuhin ka lang ng Ador na yon. Ha, mapapatay ko siya. Nako, matino pong tao si Ador. Eh, paano mo nalaman? Alam ko po yan na matinong lalaki si Ador at mabait pa siya. Huh,
siguraduhin mo lang na hindi ka niya lulukohin dahil sa kalagayan niya ay nako, sinasabi ko sa'yo. Inay naman, huwag naman ninyong husgahan si Ador. Matino po siyang tao. Eh sana nga, magdilang anghel ka. Dahil kung hindi, ewan ko lang kung anong magagawa ko sa kanya. Tandaan mo yan. Opo, inay. Patutunayan ko na sa inyo, nagkakamali po kayo sa iniisip niyong yan. Ador, tila yata madalang ka nang dumalaw ngayon. May trabaho ka na ba? Patensya ka na kung ngayon na kita nadalaw. Eh, naghahanap pa nga ako eh. Kaya madalang kitang madalaw ngayon. O siya, mabuti naman kung may trabaho ka na para hindi ka na dumi sa kalsada. Grabe ka naman kung makapagsalita. Abay, dapat lang na may trabaho ka na para makapag-ipon ka naman para sa ating kasal. Madali lang yan. May mga magulang pa naman ako eh. Di sila muna ang bahala sa kasal natin. Ayun! Umaasa ka pa pala sa mga magulang mo. Hoy, Ador! Matagal na tayong magjowa, no? Tinatanong na ako ng itay ko kung kailan tayo magpapakasali. May anong sinabi mo sa kanila? Eh ano pa? Di hinihintay lang kita na magsabi kung kailan tayo ikakasal. Kailan nga ba? Eh, hantay-hantay lang tayo. Nasabi ko na rin niya kay itay ang tungkol dyan. Eh, anong sabi ng tatay mo? Pag-iipunan pa daw namin eh. Ganon? Akala ko, kahit anong oras eh, pwede na tayong magpakasal. Noon yun. Pero humina ang hanap buhay nitong pandemi. Eh di, naghihintay pa pala ako sa wala. Ano ba naman yan, Ador? Tatlong babae, kuya, ang pinangakuan ko ng kasal. At naguguluhan ako, kuya, kung sino sa kanila ang talagang pakakasalan ko. Mahal ko silang tatlo, kuya. At hindi sa sariling pagbubuhat ko ng bangko ko, kuya. May itsura ko, gwapo. Kaya lahat ng babaeng nililigawan ko ay napapasagot ko. Minsan, kuya, ay... Ador, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yan? Ador, buntis na ako. Ha? Buntis ka? Oo, Ador. At ikaw ang ama. Teka. Eh, bakit hindi ka kasi nag-iingat? Anong ako? Ang hindi nag-ingat, ikaw nga dyan ang mapilit eh. Oo, pero di ba sinasabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka? Kasalanan ko pa ngayon, ha, Ador? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, wala pa kasi akong ipon eh. Paano ngayon yan? Anong gagawin natin? Bakit mo ako tinatanong? Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Sasabihin ko pa sa mga magulang ko. Pakasalan mo na ako, Ador. Kung hindi, itatakwil ako ng inay ko. Paano yan? Wala pa nga akong ipon eh. Anong wala? Buntis na ako. Sabihin mo sa magulang mo na makipag-usap sila sa itay ko. Paano nga? Wala pa kaming pera sa ngayon. Paano tayo pagkakasal? Ano ba talaga, Ador? Pakakasalan mo ako o hindi? Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Para pag-isipan ito. Huwag kang aalis at kakausapin ka ni Itay pagdating niya.
Ano? Mag-iipon ka pa bago pakasalangan ako? Habay, buntis na si Ador. Binuntis mo na ang anak ko. Kwan po kasi, tapos lang naming gumastos sa kapatid kong nag-abroad. Wala akong pakialam kung anong pinagkagastusan ninyo. Ang importante sa akin ngayon, pakasalan mo yung anak ko dahil buntis na. Paano nga po? Wala pa po akong ipon eh. Baka naman ayaw mong pakasalan anak ko dahil may iba ka pang babaeng nabuntis. Wala po. Malalaman ko lang, ha? Na may iba ka pang babaeng binuntis mo. Ipakukulong kita. Tandaan mo yan, Ador. Sige po, gagawa kami ng paraan. May dapat lang na gumawa ka ng paraan. Dahil kung hindi, ha? Sasabihin ko na nirip mo yung aking anak. At sinisiguro ko sa'yo na makukulong ka. Opo. Sasabihin ko po sa magulang ko. Sa lalong madaling panahon, para makasal na kayo ng anak ko. Habang hindi pa halata, ang tiyan niya! Buisit ka talaga, Ador! Wala kang ginawang tama sa buhay mo! Wala ka nang ang trabaho. Nagbuntis ka pa ng babae. Wala akong magagawa, inay. Nandiyan na yan eh. Eh, saan tayo kukuha ngayon ng gagastusin natin sa kasal mo? Ha? Saan? Ibenta na natin ang lupa natin sa may gilid ng kalsada. Ano? Ay, magagalit yung mga kapatid mo. Hindi nyo pa napaparte ang lupang yun eh, ng mga kapatid mo eh. Yung parte ko lang, inay. Ibigay niyo na sa akin at yun ang gagamitin ko sa kasal ko. Hindi pwede! Magagalit ang mga kapatid mo! Pero inay, ayaw kong makulong. Binantan ako ng ama ni Elaine na kung hindi ko pakakasalan ng anak nila, idedemanda raw nila ako ng rape. Eh talagang makukulong ka kapag idinimanda ka nila! Kaya nga ho inay, ibenta na natin ang parte ko sa lupa para may gagamitin tayo sa kasal namin ni Elaine. Oh, nasaan na yung Ador na yun, ha, Elaine? Nasaan siya? Itay, maghintay lang tayo. Anong maghintay na sinasabi mo? Ilang araw na ang lumipas, wala pa rin! Ha? Ni anino ng Ador na yun, wala! Hindi man lang sila nakipag-usap sa akin! Maghintay lang tayo, Itay. Kilala ko si Ador. May isang salita yun. Siguraduhin mo lang, ha, napakakasalan ka niya. Dahil kung hindi, ididimanda ko siya ng rape para makulong siya. Itay naman eh. Buntis na po ako. Siya ang magiging ama ng anak ko. Tumigil ka! Kasalanan mo ito eh. Nang pabuntis-buntis ka sa lalaking ayaw ka niyang panintigan? Kaya nga po, Itay. Maghintay lang tayo. Wala pa namang isang linggo eh. Ang sabihin mo, baka tinakasan ka na ng lalaking yun. Hindi naman siguro gagawin ni Ador yun, Itay. Ha! Kaya nga, ipagdasal mo na gano'n na nga. Dahil kung hindi, ha? Manghihima siya ng malamig na rehas na bakal sa kulungan! Itay! Dumating, kuya, ang kinatatakutan ko. Nabuntis ko si Elaine. At may dalawang babae pang naghihintay sa akin na akala nila, kuya, ay pagkakasunin ko lang sila. Kaya lang, kuya, hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil nangbanta sa akin ang ama ni Elaine. Na kung hindi ko raw siya pakakasalan,
kakasuhan ako ng rape. Dahil nabuntis ko nga siya. Kuya, gulong-gulo ang isip ko. May dalawa pang babae naghahabol sa akin. Sana po kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Ador. Alam mo, Ador, hindi ka naman basta-basta madidimanda dyan ng rape. Dahil unang-una, abay kukunan ng statement yung si Elaine. Abay, nasa ustong kulang naman siya. Ha? Lalo na kapag sinabi ng totoo, nagmamahalan kayo, paano magkakaroon ng rape yan? Binantaan ka lang siguro dahil, siyempre, ang magulang masakit sa kanya na makita yung anak mo nagbuntis. At hindi mo kayang panindigan. Ikaw naman kasi, wala ka pa palang kakayanan para pakasalan yung isang babae. At ang pinakamahirap pa niyan, Ador, abay, tatlo pala. Yung babaeng pinaasa mo. Naku, abay, talagang sobrang guwapo ka siguro. Ha? Lahat na yata ng nililigawan mo, nagugusto mong babae, napapasakot mo. Eh, paano yan ngayon? May isang babaeng nabuntis mo na. Abay, makonsensya ka naman, Ador. Tigilan mo na yung dalawang babae. Na baka mabuntis mo pang dalawang yan, mas lalo kang kawawa. Ha? Abay, dyan ka na siguro makukulong. Kapag binuntis mo pa yung dalawa. Ngayon, mag-isip ko, gumawa ka ng paraan. Ha? Para mapakasalan mo naman si Lidl, kawawa naman yan. Siguro naman may kapatid kang babae. Mahirap sa isang babae na magbuntis na iiwanan ng isang lalaki at maghahabol. Kagaya niyan, yung nangyari sa inyo. Bagamat may paraan para mapakasalan mo siya, ayaw naman ng nanay mo. Dahil sabi mo nga, pwede ninyong isanda yung lupa o binta yung lupa ninyo. Pwede mong gamitin sa pagkasalin yung dalawa ni Elaine. Kaya lang, sabi ng nanay mo, hindi pa yun naparte. O hindi pa yun pwede kasi mana ng mga kapatid mo yun. Ay, totoo nga naman. Mabuti kung naparte-parte na yan, pwede mong ibinta yung para sa'yo. Pero sa ngayon siguro, makiusap ka na lang muna sa tatay ni Elaine. Na kahit huwis man lang, saka na kayo magpakasal sa simbahan kung talagang meron na. Ang importante, makasal muna kayo para man mabasbasa lang pagsasama ninyong dalawa ni Elaine. Nang sa ganun mawala ang galit ng kanyang ama. Subukan mo ulit na makipag-usap sa ama ni Elaine. Baka sakaling maintindihan ka at pumayag na makasal kayo kahit sa huwis man lang, yun na lang muna ang gawin mo. At ito nga pala, yung dalawang babae na girlfriend mo, kung maaari, huwag mo na silang gambalayan pa. Putulin nyo na ang relasyon ninyo. Umiwas ka na. At ipagtapat mo na rin sa kanila na may nabuntis ka na. Nang sa ganun, ay hindi na sila maghabol sa'yo. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin sa'yo, Ador? Para din sa'yo yan. Nang sa ganun, ay maayos na ang buhay mo. Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa'yo, Ador. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.